Posibleng hindi sumamang ilang jeepney drivers ay kinasang tigil pasada sa susunod na linggo. Ang dahilan ng mga tsuper, alamin muna natin kay Bernard Ferrer live. Bernard? Dayan, kung maapektuhan ang mas maraming pasahero, posibleng hindi na sumama sa kinasang transport strike sa Lunes, April 15, ang ilang jeepney driver. Prioridad kasi nila ang gapakanan ng mga pasahero, lalo na ang mga magagawa at estudyante na lubhang maapektuhan kung titigil sila sa pamamasada. Nakahandang tumalima ang mga jeepney driver na biyaheng tandang Sora, Visayas Avenue at City Hall sa polisiya ng LTFRB. Sa katunayan, nakapag-consolidate ng kanilang grupo na binubuo ng 80 miyembro noong pang-isang taon. Kung ano na lang iano ng presidente namin, sundin na lang namin yung ano niya. Kasi malapit ang biyahe namin eh, marami pumapasok sa City Hall, maapektuhan. Nauna nang inanunsyo ng manibela at piston ang transport strike sa Lunes, April 15, upang tutulan ang nalalapit na deadline ng consolidation ng franchise sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Napatid na itinakda sa Abril at 30 ang deadline para sa mga jeepney driver at operator para sumali sa transport cooperative. Bibigyan daan ng franchise consolidation ang pagpapalit sa mga tradisyonal na jeepney ng modern jeepney, bagay na tinututulan ng ilang jeepney driver na sa hindi umano nila kakayanin ang gastusin sa bagong unit. Dayan, tiniyak niyang LTFRB na ipatutupad nila ang kanilang standard operating procedure kung saan makipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng gobyerno at local government units. Magkakaroon din sila ng libreng sakay para tulungan ang mga maapektuhang pasahero. Maging ang Philippine National Police o PNP ay inihahanda rin ang sasakyan para magkaloob ng libreng sakay. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.